Naman the creative writing for the second semester. So nandito tayo sa week 1 which is, or the module 1 which is all about the imagery, diction, figures of speech, and specific experiences to evoke meaningful responses. Okay, ano ba yung meron sa ating module 1? So on your answer sheet, okay, so makikita nyo on your answer sheet yung inyong what's in dyan, which is on life and writing. So, ano ba ang meron? Meron dyang Venn diagram. Eto. Ang Venn diagram ay ginagamit natin to compare and contrast two things. So, andyan nakalagay, you're going to write creative writing life. Okay, you're just going to relate creative writing to life. So, ano ba yung mga similarities nung dalawa? Those similarities, you're going to write it inside, okay, in the middle of the two circle. While the differences, you're going to write it on the big two circles. Okay? Okay, next natin for your learning task 2, which is on the what's new, creative search for words. Okay. Ano naman ang gagawin dyan? You're going to find or to look for words that are associated to creative writing. So, I have then 10 words that you're going to tell something or the meaning of those words. So, pwedeng mahaba, pwedeng partial yung meaning. It's up to you. Okay? Ang mahalaga, makita ko dyan na na-encircle nyo yung word tapos ira-write nyo doon sa inyong answer key na nilagay ko yung 1 to 10 doon. Okay? Doon nyo ilalagay yung words na yun. Like personification, alliteration, metonymy, and so on. So, bahala na kayong mag-search for the 7 other words. Basta yung first 3 words na yun, yung binanggit ko, are in here. Okay? That you're going to look to the discussion. So, what is a creative writing? So, pag sinabi natin creative writing, ito yung any composing that goes beyond ordinary expert, editorial, scholarly, or specialized types of writing, normally distinguished by an accentuation on account make, character advancement, and the utilization of abstract tropes or with different customs of verse and poetics. Okay. So, ano ba yun? So, ito basta yung pagsusulat. Okay? Any composing daw that goes beyond. So, hindi lang basta mga eksperto, yung mga talagang writer natin, editorial natin, okay? Hindi lang pwedeng sila ang gumawa. Okay? Ikaw, yes, ikaw mismo ay pwedeng magkaroon or gumamit ng or maging creative sa iyong pagsusulat. Next, what is a sensory imagery? So, pag sinabi naman natin sensory imagery, ito naman yung includes the utilization of elucidating language or the clear language to make mental pictures. Okay. Gumagamit tayo dito ng mga symbolism. The things that matters is the tangible symbolism works by drawing in a reader's 5 senses. Okay. So, yung mga simbolismo na yon na makaka-affect dun sa ating 5 senses. Ano-ano ba yung mga 5 senses natin? The first one, okay? The first one which belongs to the sensory imagery is the visual imagery. Ano bang meron kay visual imagery? Ito yung nag-e-engage sa ating sense of sight. Okay.
lahat ng may physical attributes, including the color, the size, the shape, lightness, and darkness, shadows and shade are all parts of the visual imagery. So, lahat ng pwede mong makita tungkol sa anumang bagay, tao, lugar, or kung anuman, that is a visual imagery. Next is the gustatory imagery. Okay, ma'am, ano po ba ang gustatory imagery? Okay, it is something about your sense of taste. Okay, meron tayong tinatawag or 5 basic taste na tinatawag, such as sweet, salt, salty, bitter, sour, and umami. Ano ma'am yung umami? Okay, di ba? We know those first 4. Okay, sweet, alam na natin yan. Bitter, the sour, and the salty. Alam natin yung 4, pero ma'am, ano yung umami? Parang bago. Okay, umami is an essence of deliciousness or the pleasant savory taste. Okay, ito yung parte or yung pagkain na pag tinikman natin, hindi siya matamis, hindi siya maalat, hindi siya mapakla, hindi siya mapait or kung ano man, hindi siya mahalang. Okay, ano siya? Siya yung hanap-hanapin ng panlasa mo. Merong something dun sa pagkain na hahanap-hanapin ng dila mo. Okay, bakit? Kasi look at this picture. Okay, so makikita nyo dyan yung salty nasa labas lang nung inyong dila, nasa gilid. Okay, ang sweet konti lang din, yung bitter na andun lang sa dulo, kaya pala pag medyo mapakla ang pagkain, pag medyo mahirap lunukin, di ba? Yung palunok na doon natin natitikman, di ba? Pag nga ang gamot, una okay lang, tapos biglang matitikman natin, ay ang pait, ang pakla, and so on. Okay? Kasi yung bitterness pala nung pagkain or nung kahit anong sinusubo natin na andun sa dulo ng ating dila. And the sour, konting part lang din ang dila. While the umami, halos buong parte ng dila natin ay naandun yung umami taste buds. Okay? Naandun yung ating panlasa. Kaya pala parang kakaiba. Ano ba yung mga pagkain, ma'am, na pwedeng i-describe as umami? Okay, naandyan yung cheese. Okay, di ba ang cheese, lalo na pag nagme-melt na sa ating, hindi naman matamis ang cheese, hindi rin maalat. Except dun sa mga cheese na talaga maalat, okay? Pero yung cheese na, dahil nga yung gatas, pinaghalo-halo siyang gatas, alat, and so on, okay? So, kakaiba na yung lasa niya. Ang fish at saka meat, hindi sila, pero na lang kung talagang aalatan mo, di ba? Pero yung lasa nila, kaya nga ang karne, kapag kinain mo, parang ang sarap-sarap papakin, chicharon, mga galon. Pero na lang talaga kung may maalat yung pagkakatimpla. Pero the taste itself of those foods is enough para magkaroon siya ng pleasant savory taste. Okay. Ang COVID? Already malinamnam na. The food itself is already malinamnam na. Okay? Yun yung umami. Okay? So, those 5 senses are, is as well as the textures and sensations tied to the act of eating. So, ano-ano yung mga ano pwede nating isample dyan? The food tasted good. Okay? Yung mga ganun. Basta anything na may panlasa. Okay? Includes the panlasa natin. Pero hindi lang pala actually lahat ng may panlasa, okay? Meron tayong mga sa pagsusulat natin, when you write or when you create a writing, minsan yung sinasabi natin ay, summer has always tasted like hot chocolate to me, okay? So, ganun niya dinidescribe. Ang pagkakadescribe niya dun sa ating summer, o diba? Usually, ang summer lang is hot, okay? Yung kanya tasted like hot chocolate. Okay. So, masaya, maganda, maaluan sa kanya, mainit, pero kakaiba. Okay? Kasi di ba ang hot chocolate, kakaiba kapag iniinom natin. So, that is what is summer for him or her. Okay? So, yung mga ganon. Yun yung paraan, basta alam natin na may something related to those tastes,
it includes on your gustatory imagery. Next natin is your auditory imagery. Ano naman po, ma'am, ang meron sa auditory? So, it engages the sense of hearing. Okay. Sound devices such as onomatopoeia and alliteration can help create sounds in writing. So, ano ba ang alliteration? So, alliteration, ito yung pagkakaroon ng repetition of the initial consonant sound. Okay? So, basta may something like noise, the clang of heavy dishes glided, the ice tinkled, and so on. Basta related sa ating sense of hearing, may nakikinig ka habang ikaw ay doon sa pagsusulat mo, may part na ikaw ay may nakikinig na kakaiba. Kaya mabaw, nagkikwento ka, kagabi may narinig ako sa bubong, ganyan. Okay, yung mga ganon, so pag sinulat mo, that is part of your auditory imagery, okay, on your creative writing. Next natin is olfactory imagery. So, ano naman po ang meron kay olfactory? So, it's all about the sense of smell, okay? So, simile is common in using olfactory imagery. Kasi daw, it lets the writers to compare a particular scent to common smells like dirt, grass, roses, etc. Okay? So, lahat basta na may kinalaman naman sa pang-amoy. Kung may kinalaman sa pang-amoy mo, that is part of your olfactory imagery. Okay? Kung halimbawa, isusulat mo na pagising ko kaninang umaga, nakaamoy ako ng malinamnam or ng mabangong luto ni mama. Okay? Yung mga ganon. So, that is part of your olfactory imagery. Next and the last one is your tactile imagery. So, ano naman kaya pag sinabi natin tactile? So, it's all about your sense of touch. Okay? The feel, textures, and many sensations a human being experiences when touching something are associated in tactile imagery. So, the differences in temperature is also part of it. Kung halimbawa mainit o malamig pag hawak mo, of course, that is part of your tactile imagery. So, sa ibang libro, meron daw isa pang additional na imagery, which is the kinesthetic imagery. Ano namang meron kay kinesthetic? So, it's all about the feeling of movement naman. Kapareho siya halos ng tactile, but it deals daw with full body sensations. Halimbawa, kapag nag-e-exercise ka, okay, ang tactile imagery doon, syempre, is you feel hot. Okay, kasi pinapawisan ka eh, diba? Pagod ka, you feel hot. While doon sa ating kinesthetic imagery, ang pwede dyan is rushing water, flapping wings, pounding hearts. Okay, so yung pagkabog ng dibdib, kasi diba sa sobrang pagod mo, kumakabog na yung dibdib. And tumutulo ng maigi yung mga pawis. So, those are the differences between tactile imagery and kinesthetic imagery. Okay, next is about diction. So, ano naman po, ma'am, ang meron kay diction? So, diction is the careful selection of words to communicate a message or establish a particular voice or writing style. So, ito naman yung may kinalaman sa pagpili ng salita, okay? Para i-communicate dun sa kausap. Ano ba ang mga purpose? Or ano ang purposes ng ating diction? It has different purposes. Whether to convince, okay? To entertain you, to inform, para mapakiusapan ka, plead, to amuse, pahangain ka. Okay, pasayahin, and so on. So, may iba't ibang klase or uri tayo ng diction. Ng purposes ng diction, rather. Pag sinabing to inform, okay, it is, or it belongs, or it has a straightforward diction. Siyempre, kapag nag-i-inform tayo, halimbawa,
kaming mga teacher, pag i-inform namin kayo mga estudyante, straightforward, wala nang paechos-echos, diba? Diretso, okay class, ganito, mamayang alas 12, meron tayong meeting, ang mga magulang ninyo, rather, may mga meeting mamaya, para i-inform kayo or sila sa mga bagay-bagay. Okay, that's it. That is to inform you. Kaya straightforward. Kasi pag pinaligoy-ligoy yan, mga anak, o ano, ganyan-ganyan. Kasi mamaya, may plano akong gawin. Tapos, yung kung hindi ko i-straightforward yung sasabihin ko, hindi kayo ma-inform na may meeting mamaya, diba? Kung papaligoy-ligoyin ko pa. Unlike kung straightforward ko siyang sasabihin. And then, if you're going to entertain or for your purpose is to entertain, the words you're going to use is ironic, playful, or unexpected ways. Syempre, kung e-entertain mo, may paligoy-ligoy yan. Okay? Pwede mong laruin para makilite yung mga readers mo. Okay? Next, ano ba yung mga different types daw ng diction? So, we have 5. The first one is your formal diction. Ma'am, ano pong meron kay formal diction? So, it uses grammatical rules and uses the proper syntax or the formation of sentences. Saan po ginagamit na writing ang formal diction? Of course, we all know that on those legal documents and academic articles, kailangan natin ng formal. Okay? Ano nga pag formal? Straightforward din. Like, informing. Kasi nga, diba, legal documents, hindi ka naman pwedeng magpaloko-loko pag, alimbawa, babasahin ng judges. Okay? Okay. Ano mga nakalagay doon? Hindi ka naman pwedeng maglagay ng mga mga pakulo, kung mga anong tawag, hindi ko maano yung term. Basta yun, dapat straightforward. At saka formal yung mga gagamitin mong words. Next natin is your informal diction. Ano naman meron kay informal diction? More conversational and often used in narrative literature. So, kapag gagamit ka naman ng narrative literature, mas magandang gamitin yung informal kasi mas conversational daw ito. Ano ba yung mga narrative literature, ma'am? So it's the short stories and the novels. Kasi diba, pag ito yung pinili mong diction, magiging parang kinakausap mo yung magbabasa mo. Unlike kung halimbawang formal ang gagamitin mo, di ba? Parang hindi sila masyadong ma-entertain. Kasi di ba, kapag short stories tsaka novels, the purpose of your diction is to entertain your reader. So, kaya medyo, hindi lang pala medyo, talagang mayroong playful ways to write your novel. Next, and the third one natin is your colloquial diction. Okay, so ano naman po, mamang meron kay colloquial? So, colloquial is connected to informal, representing a particular place, region, era, or period. Okay. Ano ma'am yun? So, kasi na, pag sinabi natin colloquial, ito yung pananakop, or ito yung sa isang colonial, okay, isang colony. So, sila yung mga words na ginagamit nila, kagaya ng ain't. Okay, nakalagay dyan. Ain't is an American English, which instead of isn't, sila yung ain't ang gagamitin. Next is y'all, okay? Why all? Okay, you all ang ibig sabihin, yung kanila ay y'all. Okay. Next is gonna, okay? I'm gonna take a bath, okay? Which the right word should be, I am going to take a bath. Okay. Excuse me. So, yung mga words na yan, those belongs to your colloquial diction. Next natin, the fourth one is your slang diction. Okay. Ma'am, ano naman po meron kay slang? So, slang is a very informal language or specific words used by a particular group of people. For example, my father, sa formal, okay, my father. Kapag informal, my dad. Kapag naman slang, my old man. Okay,
So ito yung kalimitan ito ginagamit, lalo na sa Pinoy, yung mga slang ang tawag. Halimbawa, sa formal, I am angry. Sa ating informal, I'm mad. Pero kapag sa slang, I'm pissed off. Okay, galit na galit ka na eh. I'm pissed off. Okay, pero sa America, I am angry lang. Or I'm mad. Okay, so yon. Those are the differences, ha. Next natin kung halimbawa namang lasing ka. Okay, sa formal natin, I'm intoxicated. Pag informal, I'm drunk. Pero kapag Pinoy, lalo na pag Pinoy, I'm wasted. Okay, yung mga ganyan. Okay, yung mga ganyan ang mga iniimik ng mga lalo ng mga kabataan ngayon. Asing, alasing, you're wasted. Okay, next natin, the fifth one or the fifth diction is your poetic diction. Ma'am, ano naman po pag sinabi nating poetic diction? So it is driven by melodious words that identify with a particular subject reflected in a sonnet and make a music or agreeable sound. Okay. So ito lang yung pagsusulat mo na merong rhyme words. Okay. Those are the your poetic diction. So kasi nga 'di ba poem sa poem natin mahalaga yung paggamit natin ng mga rhyming words. Next natin is your figure of speech. So ano naman po ang meron kay figure of speech? So it is a word or phrase that is used in a non-literal way to create an effect. Okay. So meron tayong 20 examples dito ng ating figures of speech. So our first sample of our figure of speech is alliteration. So pag sinabi natin alliteration, it is repetition of an initial consonant sound. Sa example nyo dyan, Betty Butter bought some butter. Okay, so the initial sound is letter B. So in that case, that figure of speech used is alliteration. Okay, next natin is anaphora. What is a anaphora? Pag sinabi natin anaphora, it is the repetition naman of the same word or phrase in a sentence. For example, unexpectedly, we are in the wrong event at the wrong time on the wrong day. Okay, so the word wrong is repeated for 3 times. Okay, that is a or an anaphora. The third one natin is the antithesis. Ano naman meron kay antithesis? So it is a combination of the two different elements to attain balance or equilibrium. Okay. Nakalagay dyan, as Abraham Lincoln said, folks who have no vices have very few virtues. Okay. So yung two different elements natin, which is the vices and the virtues, is pinag-combine para magkaroon ng balance dun sa sentence na ginamit. Next natin is the apostrophe or apostrophe. It is directly stating or calling a non-existent person, okay, or an inanimate object. Limbawa, init or maulan. Okay, so haring araw, nasan ka na, lumabas ka. Okay, yung mga ganon. Okay, kung halimbawa namang sobrang init, ulan, nasan ka na, ganyan-ganyan. Yung pagtawag, syempre hindi naman natin sila nakakausap talaga o hindi naman natin nakikilala. Yung pakikipag-usap mo sa bulaklak. So, di ba, ang paggamit natin figures of speech, hindi natin namamalayan, but we use it every day. Okay, so that is an apostrophe or apostrophe. Okay. Next natin is your assonance. Ano naman pag sinabi nating assonance? So kung kanina yung alliteration is the repetition of the initial consonant sound, ito naman is the repetition of the vowel sounds. Okay? Those are the difference, ha, nung dalawa, alliteration and the assonance. Okay, example na dyan, we shall meet on the beach to reach the Mitch concert. Okay? So the vowel sounds there is the EA. Okay? Beach, rich, Mitch. So those are the words used in the sentence. Next natin, the sixth one is the chiasmus or the chiasmus. A sentence or line structure where the half of the statement is balanced against the other half.
Okay, example natin. The noble teacher said teachers should live to teach, not teach to live. Okay, so yun. Gumagamit tayo ng dalawa or half statement to balance the other half. So, di ba binabaliktad yung salita doon sa ating statement so that it can be balanced. Okay, so another example dyan, kasabihan natin na nagtatrabaho tayo para mabuhay, hindi para mamatay, okay, yung mga ganon. So that is a chiasmus. Next natin is your euphemism. So ano naman pag sinabi natin euphemism? So it is the use of subtle or non-offensive words to conceal or to replace the offensive words. Example, we're teaching our toddler how to go potty. So yung word na potty, that is used as euphemism. Ano ba ma'am yung dapat dong word? Okay, we're teaching our toddler how to go poop. Okay, or to release the feces or yung pagtae, diba? So para hindi siya masyadong offensive dun sa nakakabasa, so gagamit tayo ng non-offensive. So ang kinabit nga dyan is the word potty. Okay. Next natin is your hyperbole. Ano naman pag sinabi nating hyperbole? It is an overstatement or the use of exaggerated words. In short, OA, yung pagkakadescribe sa mga bagay-bagay. Kagaya ng mga guru ngayon, tonet-tonelada talaga ang gawain. Okay, ganun katambak. Pero over, di ba? Pero marami kasi. Kaya ganun niya dinidescribe. Ganun dinidescribe yung mga ng ibang tao yung kanilang mga gawain. Kasi nga, sa dami, parang pakiramdam nila tonelada na and so on. Yung mga estudyante din ngayon, di ba? Parang pakiramdam talaga nila. Bigat na bigat kayo, di ba? Sa pagsasagot ng module, ma'am, grabe naman yung pagsagot ng module. Walang katapusan. Oh, walang katapusan? Oh, eh, di ba? Hindi naman. Ilang oras ka lang bang nagsasagot ng module? Oh, tapos, ilang oras kang nagkahawak sa cellphone mo? Alin mas matagal? Oh, di ba? May katapusan. Over ka lang talaga sa pagre-react minsan. That is an example of hyperbole. Okay, next natin is your irony. Ano naman po pag sinabi natin irony? So, it is a statement or situation where the meaning is contradicted or opposite. Okay, kinokontra or kabaliktaran noong appearance or showing the concept. The use of words to convey the opposite of their literal meaning is the highlight of irony. Oh, halimbawa, ang bibigyan ako ni mama ng ice cream at saka ng cellphone mamaya kasi ang baba lang nakuha kong grade. Okay, so di ba parang kumbaga sa atin ay just tottering sarcastic, iba pa kasi yung sarcastic eh. Pero kabaliktaran, kumbaga galit na ngayon, galit na galit talaga yung nanay mo, yun ang totoo dun. Pero yun ang sasabihin mo para lang medyo mabawas-bawasan kumbaga sa pakiramdam mo yung feeling na galit na galit sa akin yung nanay ko kasi mababa, bumagsak ako dun sa isang subject ko, yung gano'n, something like that. Okay, that is an irony. Next natin is the litotes or litotes. Okay, so it is an understatement in which an affirmative is expressed by opposing its counterpart. Ano naman ito, ma'am? So ito naman yung positive dapat yung sasabihin, pero negative niyang iimikin. Halimbawa, may nakita kang, ito yung mga bitter na mga halimbawa, yung boyfriend mo, okay, may dumaan na babaeng maganda at sexy, sasabihin ng boyfriend mo, ano masasabi mo doon? Sasabihin mo, okay lang, hindi naman pangit. Sa halip na sabihin mong maganda, okay? Maganda siya, sasabihin mo, hindi naman pangit. Okay, yung mga ganon. So that is litotes. Sa halip na, imikin mo na diretso na yung positive way na maganda siya, sasabihin mo pa, hindi naman siya, hindi naman pangit, mga ganon. Kung bawa sexy, hindi naman mataba, something like that. Okay, yung, hindi siya affirmative mong iimikin, pero hindi rin naman siya totally the negative one.